Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Kapayapaan sa mga taong inululdaliya, pinupuri ka namin, inaral ka namin, sinasamba ka namin, tribubunin ka namin, pinasasalamatan ka namin, sa dakila mo ang iyong kapurihan, ang iyong Diyos, Pari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa ala. Ang iyong Hesukristo ito na Panginoong Diyos, Kudero ng Diyos, Anak ng Ama. Thank you.
sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-asan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, malapit sa tinatawag na pintuang maganda. Ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Tinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Subalit, may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga-Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo. Kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat ng siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubi ng awit ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kaniya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kaniyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa sa mga naangalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon-tipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap.
Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Miyerkules sa walong araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At napakinggan po natin sa ating Ebanghelyo ang karanasan ng dalawang alagad ni Jesus sa daan patungo sa Emmaus, na kung saan sila ay malungkot at nababagabag sa mga nangyari sa Jerusalem. At sa daan patungo Emmaus ay nagpakita sa kanila ang ating Panginoon, ngunit hindi nila nakilala. Isang tagpo sa buhay ng dalawang alagad na ito at isang madalas na nangyayari sa ating buhay bilang mga alagad ni Jesus, na sa ating paglalakbay sa buhay na ito, kapag tayo ay nakararanas ng mga problema, ng mga pagsubok, mas nakatuon yung ating atensyon doon sa pagsubok, doon sa problema, at nakakalimutan natin na sa ating paglalakbay ay kasama natin si Jesus. Kaya nga kung minsan kapag nakararanas ng mga pagsubok, ang nasabi natin, pakiramdam ko ako'y pinabayaan na ng Diyos. Pakiramdam ko hindi ko kasama ang Diyos. Nasaan ang Panginoon sa mga pagsubok na ito sa aking buhay? Katulad nung dalawang alagad. Nasabi pa nga nila, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Kailan nila nakilala si Jesus? Nang paghati-hatiin ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, doon lamang nabuksan ang kanilang mga mata sa katotohanan. Doon lamang nabuksan ang kanilang pananampalataya na buhay na nga si Jesus. Mga minamahal ko mga kapatid, ang karanasan ng dalawang ito ay karanasan din natin tuwing nagdiriwang tayo ng banal na Eucharistia, na kung saan sa banal na misa ay mayroong liturgy of the word, pagdiriwang ng salita ng Diyos, at liturgy of the Eucharist. Hindi ba totoo nga naman na kapag nagdiriwang tayo ng banal na Eucharistia, kapag tayo ay nagsisimba, kapag tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, kapag tinatanggap natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng hostya, sa banal na sakramento, di ba, ang gaan ng ating pakiramdam at para bang tayo ay nare-recharge, nabubuksan yung ating pananampalat, yung ating mga mata, nagkakaroon tayo ng panibagong pag-asa sa ating buhay, nakikita natin si Jesus at tayo naniniwala na si Jesus ay buhay at siya ay kasama natin sa ating buhay. Kaya po sa pagpapatuloy natin ng banal na pagdiriwang na ito, tayo nawa ay huwag panghihinaan ng loob. At kapag tayo humaharap sa mga pagsubok, lagi nating titingnan si Jesus sapagkat higit siyang dakila sa ano pa mang problema at pagsubok sa ating buhay. At siya ay nanatatiling buhay at kasama nating naglalakbay sa buhay na ito. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Hallelujah.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahain sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos. Ni San Jose, kanyang banal na esposo. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng managkagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagpapasala sa aming ibahin tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagwang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Mapag-iisang bayan sa piling mo, sa
biyaya ng banal mo Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay gawin mong mga bagong nilalang. Pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal nang iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, tagap Tjeltsina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang asang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawain ito. Mangyaring makipugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon ng ating Kapiyo Osteria. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Kligo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang Main Arch Entrance, tayo ay may malalaking pre-parking area dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng karawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisan, sa HR's office o sa mga station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ang videong ito. Patahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan.
O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito. Lagi po nating tatandaan na lagi nating kasama ang ating Panginoon sa ating paglalakbay at siya ay tunay na laging naririyan para sa atin, lalong-lalo na sa ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayi kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.